Sa kuwang ito ng CCTV ng Barangay 525, kita ang pagparada ng isang itim na kotse at apat na motorsiklo sa Matimyes Street, Sampaloc, Maynila, pasado alas 11 ng gabi nito Martes. Sakay niyan ang limang nakasibilyang mga pulis na sina Police Staff Sergeant Ryan Pakulan at John Erwin Santiago Isaac, Police Corporal John Mark Dabukol, Patrolman John Lester Pagar at Patrolman Jeremiah Pascual. Ilang sabi ko, ang nang lang namin dito kako, magre-rent sila ng computer, magpe-Facebook sila, di ko na alam kung ano pa mga gagawin nila. Hindi naman kami nagpapasugal kasi computer shop na. Sakot sa mga 4,000 na nakuha nila, magbibigay daw ako ng pan para hindi na ako gugulohin ng 4,000 a week, every Friday. Identified sila na police officers. So doon pa lang medyo may irregularity naman. Pangalawa. Ito naman, mabigat mga kababayan, panoorin natin ito. Yung mga pulis na mga pulis patula pa lamang, ang mga bagong pulis na ito ay gumagawa na ng kawalanghian, katarantaduhan at mga pandarambong sa ating laban sa ating mga maliliit na mga kababayan. Hindi ho dapat pinapayagan ang mga ganitong klaseng mga pulis na tumagal sa serbisyo mga kababayan, dahil kung sila ngayon ay mga patrolman pa lamang, pagdating ng panahon, mas marami pa itong aapihing mga kababayan nating mga Pilipino. Isipin mo, patrolman pa lamang kasamang kiyan, nasaan yung mga pangalan nila? Mga patrolman pa lamang ay ang mga abusado na, mga barumbado at mga tulisan mga kababayan. Ha? Kawawa naman yung 63 anyos na may-ari ng computer shop na kanilang pinasok, niluuban, ninakawan, kinikilan. Pinuha yung 43,000 ng matanda na pantwisyon sana ng kanyang apo. Kinuha nitong mga pulis na ito. Anong tawag doon? Hulid up mga kababayan. Ha? Kaya itong mga pulis na ito na nanghulid up doon sa computer shop ay dapat talaga hindi na ito patagalin sa serbisyo. Tanggalin agad at kasuhan. Ang balita natin, nirelieve na ng kanilang direktor na si General Dison. At hindi lamang tama, nirelieve nyo. Dapat isampa na yung kaso para marelieve ang limang pulis na ito, mga kababayan. No? Kasalukuyan daw nagtatago. Isipin mo, computer shop, magkano lang bang kita niya? Napakaliit lang ang kita niya. Tapos papasukin niyo, huhuldapin niyo, kukunin yung pera ng may-ari na pantwisyon pala ng kanyang apo. Ha? Tapos hihingan pa ninyo ng lingguhan, sus maresep. Talagang isipin mo yan, patrolman pa lang mga kaibigan, itong mga pulis na ito. No? Sila Police Staff Sergeant Ryan Pakulan, Police Staff Sergeant John Erwin Isaac, Police Corporal John Dabukol, Patrolman John Lester Pagar, tamo mga patrolman, Patrolman Jeremiah Pascual, at ang isang nagngangalang Menay na Martinez na kanilang asit mga kababayan. Dito nakita natin na, ayan, pakita natin ulit, Police Staff Sergeant Ryan Pakulan. Pakita natin. Oh, yan po siya. Oh. Nakita niyo talagang sa itsura pa lang eh. Mukhang hindi na pahuhuli ng buhay, mga kababayan. Sarhento pa lang yan, ha? Police Staff Sergeant. Ganyan na. Nanghuhulidap na. Paano ilan pa kayong mga kababayan natin ang mabibiktima ng mga taong yan? Di ba? O, ito pa. Si Police Staff Sergeant John Erwin Isaac. Pakita natin ang mukha niyan. Ayan, oh. Batang-bata po yan, no? Police Staff Sergeant na, lalo na pag yan ay naging tenyente, major na, ano na kaya, ilan pa kayang mga kababayan natin ang mabibiktima ng mga iyan. Kawawa, kayo, nag-police kayo para mandarambong, manggipit sa ating mga kababayan. Di ba ang inyong motto? To protect life and property. Di ba? Pero nasaan kayo? Nang aapi kayo? Nang huhulidap kayo, mga lesbo kayo, ha? Ito pa, Police Corporal John Dabukol.
Ayan o, batang-bata po yan o, corporal na. Ha? Nasa sarhento level pa lang kayo. Ganyan na mga attitude nyo. Magnanakaw na kayo. Sus ma-receive. Dapat talagang ma-dismiss na kayo sa serbisyo dahil pag kayo na natili pa, katulad ni Sergeant Rodolfo Mayo, bukas makalawa, illegal drugs na ang inyong hawak. Katulad ni Sergeant Mayo na nahulihan ng 1,032 kilos ng shabu sa kanyang lending company dyan sa Maynila. Ito pa, Patrolman John Lester Pagar. Ayan o, sipin mo yan. Mga itsura pa lamang yan, ang hindi pa huli ng buhay eh. O, Patrolman Jeremiah Pascual. Batang-bata, mga kaibigan, o, isipin mo. Patrolman pa lamang yan. Eh, paano kung tumaas ang mga rangko ng mga iyan at mga naging kernel ng mga iyan? Eh baka ha, mas marami pa yung kuhanin ng mga ari-arian ng ating mga kababayan. Kawawa naman itong mga kababayan natin na yan. Bata-bata pa yan, no? Patrolman Jerry Pascual Susmaresip. Kaya sa ating MPD Director, Dison, Brigadier General Dison, sir, eh dapat asikasuhin nyo na ang pagsasampa ng kaso sa mga pulis na yan at sinisiguro natin na hindi yan papayagan ng ating napakahusay, napakasipag na NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. Dahil alam niyo mga kababayan, ang ating NCRPO chief ngayon ay Huwarang Pulis na kung saan ay nagmula sa mabuting pamilya, hinubog na kanyang mga magulang upang magsilbi sa mga kapwa niya Pilipino, magbigay ng serbisyo sa kanyang mga Pilipino. At ito na nga, naging Major General na si Jose Melencio Nartates at naitalaga bilang bagong direktor ng National Capital Regional Police Office na pinagkatiwalaan ng ating PNP Chief na si General Benjamin Acorda Jr. mga kababayan. Kaya sigurado tayo may paglalagyan itong limang pulis na ito na nang loob doon sa computer shop ng isang 63 years old na negosyante na pati ang kanyang pera na 40,000 ay kinuha ng mga pulis plus yung laman ng kaha, mga kababayan. Eto, panoorin natin ang balita kaugnay dito at kayo na ang umusga, mga kababayan. Na pinagbintangan at nangikil pa umano sa isang may-ari ng computer shop sa Maynila. Ang biktima napilitan magbigay ng pera para hindi arestuhin. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV ng Barangay 525, kita ang pagparada ng isang itim na kotse at apat na motorsiklo sa Matimia Street, Sampaloc, Maynila pasado alas 11 ng gabi nitong Martes. Sakay niyan ang limang nakasibilyang mga pulis na sina Police Staff Sergeant Ryan Pakulan at John Erwin Santiago Isaac, Police Corporal John Mark Dabukol, Patrolman John Lester Pagar at Patrolman Jeremiah Pascual. Ilang eskinita ang dinaanan ng mga pulis hanggang sa matunto nila ang computer shop na pagmamay-ari ng 63 anyos na si Herminigildo de la Cruz. Pinagbintangan daw siya na nag-ooperate ng online pasugalan. Sabi ko, ang lang namin dito kako, magre-rent sila ng computer, magpe-Facebook sila, di ko na alam kung ano pa mga gagawin nila. Hindi naman kami nagpapasugal kasi computer shop nga. Para hindi raw sa arestuhin, sinabihan siya ng mga pulis na magbigay na lang ng pera. Dito na raw kinuha ng lima ang higit 40,000 piso na nakatago sa drawer. Sabi ko, isang pantuition ng apo ko yan eh. Sakot sa mga 40,000 na nakuha nila, pagbibigay daw ako ng pan para hindi na ako gugulo rin ng 4,000 a week every Friday. Hindi pa raw nakontento ang mga pulis, kaya nilimas pati ang kita ng computer shop. Narawag ko ako dito, pinapagtap ako sa kaha, pinuha ko po yung pera, tapos pinadukot ko sa akin, hindi na ako pinagilang. Tapos, pagka ako ng pera,
Sino man ako ng lalaki? Mga 3,000 plus po. Ayon naman sa Manila Police District, illegal ang ginawang operasyon ng 5 pulis na mga miyembro pala ng District Police Investigation Operations Unit ng MPD. Kung legit operation yun against illegal gambling, mas maganda na identified sila na police officers. So doon pa lang medyo may irregularity naman. Pangalawa, bakit kailangan sirain yung CCTV? Anong dahilan? Bakit kinumpis ka nila yung pera? Sa ngayon, sinibak na muna sa serbisyo ang 5 pulis habang gumugulong ang investigasyon. Yun nga lang, hindi na sila mahagilap, pati ang sinasabing asset na si Menay Martinez na kasabwat ng grupo. Nag-assist na tayo ng filing ng criminal at saka admin case and dinisarm po natin yung lahat ng personnel doon. May tracker team na tayo, ma'am, na tutugi sa kanila. Hindi maganda yung magtatago kayo. Ipakita natin kung wala tayong kasalanan. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Good job, General Dison, at hindi mo kinukonsinti ang mga tauhan mo dyan sa Manila Police District. Nako, nakakahiya kayo, no? Mga patrolman, no? Patrolman. Patrolman pa lamang yan. Ganyan ang pag-uugali. No? Eh, lalo na kapag yan ay naging mas mataas pang opisyal ng PNP. Baka mas marami pa yung, hindi ko naman nila lahat, maraming mga matitino na mga pulis, ano? Na may takot sa Diyos at talagang malinis ang puso, mga kababayan. Kaya, pero itong mga taong ito dapat maaga pa lang ay sinisibak na sa pwesto.